ako ay pwedeng tumanggi sa isang polygraph test, pero dahil na gusto kong linawin, ipahayag ang katotohanan o ipagtanggol ang aking sarili, ay kusang loob ako na pumayag na sumailalim sa isang polygraph test. Tama ba? Number 4, na naintindihan ko ang aking mga karapatan ayon sa ating saligang batas, matapos itong ipaliwanag sa akin ni NBI Agent Renato Garbo III at Special Investigator Cedric Abay ng NBI Palawan at ni Attorney Jason Abulon. Tama ba? Number 5, na ako, Liobert Dasmariñas, ay kusang loob na pumunta sa tanggapan ng NBI Puerto Princesa District Office na matatagpuan sa Barangay Liwanag, Puerto Princesa, upang magbigay ng malaya at kusang loob na sumailalim sa isang lie detector test o polygraph sa kaso ng pagpatay kay Jubilene Galeno na aking pinsang buo sa harapan at patnubay ng aking abogado na si Attorney Jason Abulon. Number 6, na ako ay voluntaryong isa ilalim o dadaan sa katanungan gamit ang polygraph o lie detector test na gagawin ng mga eksperto ng NBI Polygraph Examiner sa harapan ng aking ama na si Roberto Dasmariñas Jr. at patnubay ng aking abogado na si Attorney Jason Abulon. Tama ba? Number 7, na ako ay kusang loob na papayag ng isa ilalim sa lie detector test o polygraph na saksihan ng aking ama na si Roberto Dasmariñas at ang aking abogado na si Attorney Jason Abulon. Number 8, na ako ay hindi pinilit, tinakot, sinaktan, binayaran o binigyan ng anumang pabuya para lamang magbigay ng kusang loob na salaysay na ito. Tama? Tinakot ka ba? Hindi po. Pinilit ka ba? Hindi po. Sinaktan? O binayaran na? O binayaran? Hindi naman. Nasa pagpapatotoo ng lahat na ito, ako, Liobert Dasmariñas, ay kusang loob na lalagda sa waiver na ito ngayong ika-14 ng September 2022 dito sa tanggapan ng NBI Puerto Princesa District Office, Puerto Princesa City, Palawan. Pangalan, Liobert Agalino Dasmariñas at Roberto Cariño Dasmariñas Jr., ama. At pangalan ni Attorney Jason C. Jason C. Abulon, lawyer. Naintindihan mo ba? May gusto ka bang itanong? O sa abogado mo? Kung magsisimula na po ba yung nadirito, pwede po nawala na po. Wala po. So, okay na? Ako, sir, may tanong na ako, sir. Gusto ko lang malaman kasi yung katanungan dito. Pag-issue sa kanya ito, sir, wala kaming hawak talaga. Yan, in-issue ng pulisyan sa kanya, pinapirma lang siya doon. Nang walang kasama ang tatay, wala maski atorin na umarap sa kanya na ano doon. Yun ang paniniwala ko dyan. Kaya gusto kong malaman yan kung dapat pa ipatuloy yan o hindi. Yung itong statement. Opo, sir. Tapos na yan siya, nasa piskalya na yan siya. Doon na po, sir. Kasi pinapirma lang siya dyan, sir. Hindi na kailangan ng presensya niyo dito kasi legal age na siya. At may abogado pong tumayo dito. So ito na po, nasubmit na po ito sa piskalya, considered na part na ito ng ebidensya doon. So hindi po natin alam, hindi rin namin alam kung ano naging procedure doon. Pero ang tatanong lang natin dito, yung may tutulong natin sa kanya, yung ginusto niyang pumunta dito at linisin ang kanyang pangalan at sumailalim sa lie detector. Ito po, hindi natin kailangan mag-question dito sa amin dahil hindi sa amin ginawa ito. Okay po? At nasabita po sa kanya. So yung hindi pagbigay ng kopya sa inyo, eventually po, magkakaroon naman siya ng kopya dahil siya yung involved dito. Kasi ang gusto kong mangyari dapat, pag-issue na siya sa kanya, wala tayo mag-issue na, pag nabigyan din kami. Wala kami pinangawakan eh. Yun po ang hindi natin masagot, ano? Dahil katulad ng sinabi ko, hindi nang galing sa amin. Ito. So dito po kami ngayon sa polygraph para malinis lang po yung kanyang pangalan ayon sa kanya. Okay po? Ayun dito po, hindi namin masagot yan dahil hindi po ginawa dito sa amin. Okay po?
So, okay na. Gusto mo ba ipaliwanag ulit? O naintindihan mo? Okay na? Naintindihan mo na? Okay na, okay. Naintindihan niya na rin. Okay, so doon muna tayo sa labas, ha? Oh, doon na. Ay, perma muna, perma muna. Okay, sa iba ba nang yung pangalan?